noong November 11, 1991, dahil sa biglaang pagkabuwag ng Soviet Union, may isang Russian cosmonaut ang napabayaan ng gobyerno at kinalimutan mag-isa sa outer space sa loob ng 311 days. Paano siya nakapag-survive sa sitwasyong ito? At ano ang totoong dahilan ng kanyang pagkaiwan sa outer space ng napakahabang panahon? Nakabalik ba siya sa mundo natin? Yan ang kapanapanabik na kwento na tatalakayin natin ngayon. Dito lang sa Mr. Goodbye! Di may pagkakaila na malayo na ang narating ng sangkatauhan pagdating sa space exploration. Nakapagpadala na tayo ng tao para umapak sa buwan. Naparating na natin ang mga unmanned space probes sa ibang planeta. At sa kasalukuyan ay pinag-aaralan na natin paano makolonize ang planetang Mars. Pero alam niyo ba na ang ugat talaga ng space exploration noong una ay hindi purong interes sa siyensya, kundi political ambition ng iba't ibang malalaking bansa. Parang patunayan sa kanilang katunggaling bansa na mas advanced ang kanilang teknolohiya at kakayanang magpadala ng tao at gamit sa outer space. At dahil nga sa pag-uunahang ito ng mga bansa, lalong-lalo na ng United States at Soviet Union noong late 1960s, ay di maiwasang maisantabi ang kaligtasan ng mga astronauts at cosmonauts na pinapadala nila. Sa likod ng mga success stories na ipinapalabas ng dalawang bansa sa telebisyon at dyaryo, ay ang mga kapalpakan naman na itinago nila sa media at ikinasawi ng iilang astronauts at cosmonauts. At sa bidyong ito ay malalaman mo ang katotohanan sa mga napabayaang cosmonauts ng Soviet Union. Noong kasagsagan ng Cold War at 50th anniversary ng Russian Revolution, ang Soviet head of state nung panahon na yon na si Leonid Brezhnev ay nagdesisyong ipagyabang sa buong mundo ang technological superiority ng Russia sa pamamagitan ng isang galactic event na hindi pa nagagawa ng kahit anong bansa sa kasaysayan. Ang plano niya ay dalawang Soviet space capsules ang magtatagpo sa outer space at isang cosmonaut ang lalabas at lilipat mula sa isang capsule papasok sa kabila. At ang maneuver na ito ay hindi pa kailanman nagawa ng Amerika, kaya minadali ito gawin ng Soviet Union. Si cosmonaut Vladimir Komarov ang piniling gumawa sa maneuver na ito na planong i-live broadcast para masaksihan ng buong mundo. Pero umpisa pa lang ay madami ng kapalpakan at problema ang kinaharap ng Russian space program. Ang mga technician mismo na gumawa ng space capsules na gagamitin ay aminado na walang kakayahan ang dinisenyo nilang capsule sa planadong maneuver. Ngunit dahil papalapit na ang 50th anniversary at planado na ang lahat, ay hindi ito pinansin ng mga matataas na opisyal na takot ding masabon ng kanilang head of state. Kahit si Yuri Gagarin ang unang cosmonaut sa space, pagkatapos niyang ma-inspeksyon ang capsule ay nabahala sa sitwasyon. Dahil mahigit sa 200 nakakulangan umali ang kanyang napansin dito. Nagsalita pa si Yuri Gagarin na kapag itinuloy nila ang misyong ito ay kapahamakan ng taong sasakay nito ang kababagsakan. Dahil dito, lakas loob na sumulat si Yuri Gagarin kay Head of State Leonid Brezhnev na dapat ipostpone na ang nakaschedule na space maneuver dahil hindi pa handa ang capsule na gagamitin. Pero hindi ito napakinggan. Kahit si Vladimir Komarov ay alam ang sitwasyon pero hindi niya magawang mag-back out sa misyon dahil alam niya na si Yuri Gagarin naman ang ipapalit sa kanya at ayaw niyang may mangyaring masama sa malapit na kaibigan. Kung ikaw ang nasa sitwasyong ito, tutuloy mo pa rin ba ang misyon kahit alam mong maaari mo itong ikamatay? Noong April 23, 1967 nga ay itunuloy ang misyon. Isang oras pa lang pagkatapos umalis ang spaceship na kung saan sakay si Komarov ay iba't ibang malfunction na sa mga device ang naobserbahan. At ang pangalawang capsule na paglilipatan sana ni Komarov sa outer space ay hindi na talaga nakaalis dahil sa technical difficulty na dinanas nito. Ang mga eksaktong detalye sa sumunod na pangyayari ay tinakpan na ng Russian government. Pero na-intercept ng US Secret Service Command Center ang pag-uusap ni cosmonaut Komarov at ground control, kaya napagtagpi-tagpi ang totoong nangyari.
Noong mag-umpisa ng magloko ang space capsule, sinabi na ni Komarov sa ground control na sigurado na siyang mamamatay sa sitwasyon niya sa oras na iyon. At agad nitong ni-request na makausap ang kanyang asawa at anak, at umiiyak siya habang kinakausap niya ang mga ito. Pagkatapos noon ay nangyari na ang kinatakutan. Diretso nang bumagsak pababa ang kanyang spaceship. Sinubukan pa ni Komarov na buksan ang emergency parachute ng kanyang space capsule, pero maging ang mga ito ay hindi nagbukas. At sa huling sandali bago bumagsak ang space capsule, ay galit na sumisigaw si cosmonaut Komarov habang pinagmumura niya lahat ng mga opisyal at mga taong responsable sa misyong yun. Ang tanging naabutan na lang ng mga magre-rescue sana sa kanya ay wasak-wasak na parte ng space capsule at sunog na katawan ni Vladimir Komarov. Pero ang nangyaring ito ay isa lang pala sa apat pang trahedya sa Russian space program na itinago nila sa publiko. Dahil madami na palang mga Soviet cosmonauts ang ibinadala sa mga misyon papunta sa outer space na di na nakabalik pa at nasilayang muli ang mundong ito. At isa nga sa pinakamatinding kapalpakan na itinago ay ang cosmonaut na nawala sa outer space ng 311 days. Siya ay si Sergei Krikalev. Noong 1991, ang USSR o Soviet Union ay nasa bingit na ng tuluyang pagkabuhag at maraming pag-aaklas ang nangyari sa buong bansa. Pero habang nagkakagulo sa Soviet Union, ang cosmonaut na si Sergei Krikalev ay walang malay sa mga pangyayari sa kanyang motherland. Dahil sa oras na yon, siya ay mahigit 320 kilometers na palutang-lutang sa outer space habang nagtatrabaho sa Mir Space Station. Pero hindi nagtagal ay naramdaman rin niya na tila nakalimutan na siya ng inang bayan dahil sa mas malaking problema na kinaharap nito. Ang bansang nangakong iuwi siya na ligtas sa kanyang pamilya ay hindi na pala nag-i-exist dahil nabuwag na. Buti na lang may nakapagtimbre sa kanya galing sa ground control na di na muna siya maaasikaso pansamantala ng Soviet Union at hindi pa alam kung kailan siya makakabalik sa mundo natin. Dahil nawala na ng funds ang bansa niya para pang gasto sa kanyang pag-uwi. Sabi sa kanya, mag-antay-antay lamang ng balita. Pero ilang araw na niyang pag-aantay ay naging linggo na. Ilang beses siyang sumubok makipag-communicate sa direct superior niya, pero wala siyang nakuhang sagot. Kaya naisip niya minsan na ipasakamay na lang niya ang pag-uwi sa pamamagitan ng pagsakay sa maliit na emergency space capsule sa Mir Space Station. Kung ikaw na naman ang nasa sitwasyon na yun, ano ang gagawin mo? Tatawagan mo na ba ang iyong pamilya para magpaalam na di ka na makakabalik sa mundo? O tititigan mo ang sarili mo sa salamin at kakanta ka ng Lost in Space habang pumapatak ang luha sa isa mong mata? Tulad nung mga nasa soap opera ni Judy Ann Santos. Pero iba ang nasyonalismo ni Krikalev dahil nanaig pa rin sa kanya ang loyalty sa inang bayan. Ang inisip niya, pag ginawa niyang iwan ang Mir Space Station, ay wala nang magkokontrol sa sensitibong aparatos na nagpapatakbo ng Skylab na ito at magiging katapusan na ito ng space station na pinaghirapan ng bansang Soviet Union dahil nakasalalay sa kanya ang pananatili nito sa orbit ng ating mundo. Pero ang linggo ay naging ilang buwan na at wala pa rin kasagutan kung kailan siya makakauwi. Nag-umpisa na siyang mag-alala kung hanggang kailan kakayanin ng kanyang katawan ang parusa sa space. Alam niya kasi ang masamang dulot sa katawan ng mahabang pamamalagi sa outer space sa isang tao, lalong-lalo na ang radiation na isang malaking sanhi ng cancer. At isa pa, nauubos na rin ang supply niya ng pagkain at tubig. Sa loob ng ilang buwan ay ginawa niya ang lahat para manatiling matino dahil tila nababaliw na siya sa tagal niyang mag-isa at sa kakulangan sa gravity na ramdam na ng kanyang katawan.
Minsan ay hindi niya na maikilos ng maayos ang ibang muscle ng kanyang katawan. Dumating ang sandali na susuko na sana siya at handa niya nang gamitin ang emergency capsule. Buti na lang, bigla namang naisipan magbenta ng Russia sa mga Western countries na gustong pumunta sa space station ng slot at binenta nila ito ng ilang milyong dolyar. At ang kita galing dito ay ginamit nila para ma-activate uli ang space program ng dating Soviet Union at maiuwi na rin si Krikalev. Kaya noong March 1992, pagkatapos ng 311 days na mag-isa sa space station, ay nauwi na din si Sergei Krikalev. At dito ay kitang-kita ang laking panghihina ng kanyang katawan. At tila tuliro ang kanyang itsura nung sinundo siya sa kanyang paglapag dala ng matagal na pamamalagi sa space. Kailangan pa siyang alalayan ng 4 na tao para lang makalakad. Ang una niyang ni-request ay mainit na sabaw at makapal na warming jacket. Malaki ang utang na loob niya sa bansang Germany na nagbayad pa ng $24 million sa Russia para lang maipadala ang kanilang astronaut na si Klaus Dietrich upang marelyebo siya sa Mir Space Station. Kahit sa nangyaring yun, hindi pa rin nabawasan ang pagkahilig sa space exploration ni Sergei Krikalev. Pagkatapos lang ng 2 taon, ay bumalik na naman siya sa space at naging kauna-unahang Russian sa kasaysayan na sumakay sa isang NASA space shuttle at naging pinakaunang tao sa International Space Station. Sa kasalukuyan, siya ay nanunungkulan bilang Vice President ng Korolev Rocket and Space Corporation sa Russia. Kung nag-enjoy ka sa video na to, huwag kalimutang i-share sa iba. At syempre, mag-like, mag-comment at mag-subscribe ka na rin. Kita-kita rin tayo sa TikTok at Mr. Good Vibes, sa isa ko pang YouTube channel, Mr. Good Vibes, at sa Facebook page natin. Huwag kalimutang panoorin yung mga videos na nasa kanan para lalo pang sumaya ang buhay mo.